Ulit ako dun. Ngayon, ang psychiatric diagnosis para sa pasyenteng ito ay dysthymia, chronic depression. Isa tong dissociative identity disorder dahil sa dysthymia. So, ibig sabihin, siya ay nagsasuffer mula sa multiple personality disorder. Tignan nyo, isang ordinaryong kwarto na may apat na sulok at kisame. Pero, paano siya nakunan ng camera sa ganung posisyon? Actually, merong dalawang paraan. Ang una sa dalawang yon, pwede siyang tumingin pa ibaba dun sa camera habang siya ay nakatungtong sa isang furniture na may 2.8 meters ang taas. Pangalawa, pwede rin namang nakasabit siya ng patiwarik mula sa kisame na may 3.3 meters ang taas. Nakikita niyo ba yung salaming nakasabit sa dingding? Makikita niyo rin yung pader kung saan nakakabit yung camera. Walang mga furniture, hindi ba? Meron lang isang explanation. Siguradong siya ay nakasabit ng patiwarik sa kisame. Pero sa nakikita niyo sa screen, walang kahit na anuman o bagay ang pwede niyang makapitan doon sa kisame. Flat ang kisame, hindi ba? Ayon sa pagsusuri ng mga shamans, siya ay may tinatawag na spirit sickness at sumailalim siya sa isang ritual ng pagtanggap ng espiritu sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang sakit. Ngayon naman ang huling case, nagsasuffer din siya mula sa dissociative identity disorder. Sinukat ng research team natin ang taas at ito ay umabot ng 1.15 meters. Kung mapapansin nyo, walang kahit na anong nakalagay sa lupa, hindi ba? At ayon sa research, ito ang profile ng babaeng mataas tumalon. Siya ay 52 years old at nagsasuffer ngayon sa sakit na severe arthritis. Paano siya makakatalo ng mataas sa kondisyon na yun? Meron bang paliwanag para doon? Meron bang logical medical basis? Sa tingin ko, wala. Ayon sa pagsusuri ng mga shaman, nagsasuffer din siya sa tinatawag na spirit sickness. At ngayon ang araw na isasagawa ang ritual sa kanya. Okay, walong totoong case ng spirit sickness ang nakita ninyo. Pinapakita lang sa atin ng mga case na ito na hindi tayo pwedeng basta magbigay na lang ng medical diagnosis. Meron bang tanong? Professor, akala ko po kasi yung mga tao nagiging shaman ang nagkakaroon ng tinatawag na spirit sickness. Sir, meron po bang karaniwang sintomas ang ganong klase pong sakit? Hindi nila kailangan maging shaman para magkaroon ng ganong klaseng sakit. Pero meron mga karaniwang sintomas yon. Yung mga tao may spirit sickness, nagsasuffer sila sa mga bangungot, optical illusions, at meron ding hallucinations. Pero ang mga sintomas na ito ay makikita rin karaniwan sa mga may sakit sa pag-iisip. Kaya naman mahirap i-differentiate mula sa normal diagnostic methods. Pwede rin bang sabihin kaya nagkasakit kasi may family history? Professor, na-experience yun na ba ang spirit sickness? Ha, Professor? Sir, excuse me. Professor, teka. Professor, sir. Hindi ba sobra na itong ginagawa mo? Kapag binibisita kita sa ospital, sinasabi mo may pasyente ka. Sorry, excuse me. Pati dito sa school, hindi mo rin ako pinapansin. The number you dialed is busy at the moment. Pumunta na naman dito si producer Juwehin. Dr. Shin, saglit na naman interview ah. Bakit ayaw mong pagbigyan? Tatlong buwan ka na niyang sinusundan ah. Ito yung next patient mo. Lee Okryon. Sige na, pakituro kung saan siya uupo. Doon po tayo.
na yung bag mo. Kumusta? Nakakarinig ka pa rin ba ng mga kakaibang tunog? Oo. Naririnig mo pa rin ang mga yan kahit umiinom ka na ng mga gamot mo? Oo. Mas lalo nga lang lumala. Ano bang klaseng tunog? Parang saik. Saik. Parang dinudurog na bakal yung tunog. Kung minsan, parang tawa ng mga bata. Okay. Huminga ka ng malalim, inhale, tapos exhale. Mag-focus ka sa sound na yon. Bibilang ako hanggang lima. Tapos dahan-dahan mong ipikit ang mga mata mo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Miss Lee? Miss Lee, naririnig mo ba ako? Miss Lee? Naririnig kita. Nasaan ka sa mga oras na to? Para masikip. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Wala akong makitang kahit na ano. Wala. Puro dilim lang. Okay, sige. Miss Lee, huminga ka ulit ng malalim. Inhale, tapos exhale. At magliliwanag na ang paligid. Oo nga. Lumiliwanag na. Lumiliwanag na. Meron ka bang nakikita? Sanggol. Bagong pangalan ng sanggol. Ang baby ko. Sigurado ka bang baby mo yun? Sigurado ko. Baby ko yun. Sigurado kong baby ko yun. Miss ko ng baby ko. Hindi mo siya, baby! Miss Lee? Hindi mo siya, baby! Kabatid ko siya! Sabihin mo kung sino ka. Ako si Haejoong. Bakit nandito ka, Haejoong? Hindi ko alam. May babae. Ang sabi niya sa akin, maglaro raw ako rito kasama ng kapatid ko. Sinong babae yun? Yung babaeng may kongha. Sa tabi mo ba, may ibang babae maliban dun sa baby? Walang ibang tao. Ha? Sino siya? Nakikita mo ba yung may hawak ng halaman? Sino siya?
pwede mo bang sabihin dun sa lalaking nakikita mo ngayon kung saan mo nakilala yung babae? Mabait kang bata, di ba? Okay, pagbilang ko ng tatlo, sabihin mo kung saan mo siya nakilala. Isa, dalawa, tatlo. Kung ganun, wala akong problema sa pag-iisip. Hindi ako baliw? Hindi ka baliw. Meron ka lang stress disorder at dahil yun sa nangyaring pagkalaglag ng baby mo. At yung mga tunog, yung mga naririnig mo, hindi yun dahil sa may sakit ka. So ano yun? Sumailalim ka ba sa exorcism? Ang sabi nila sa akin, ang baby ko raw makakapunta sa mas magandang lugar. Shrine, sumama sila sa'yo kaya marami kang naririnig. Meron bang pinuwi sa'yo sa bahay? Blackhead ng baby ko. Ilagay ko raw yun sa ilalim ng kama ko at mawawala rin ang sakit na nararamdaman ko. Dalhin mo dyan yung blanket at sabihin mo sunugin nila. Sabihin mo pinapunta kita at gagawin niya ang ritual para sa mga patay. Sikat na shaman yun at magaling magsagawa ng ritual sa patay. Ituloy mo lang ang mga gamot para sa depression. Sa loob ng 6 na buwan, isang beses ka sa 1 buwan pupunta para sa treatment na kagaya kanina. Okay po. Mag-iingat ka. Tapos ng ginawang treatment sa akin, naramdaman kong magaling na ako. Wala na akong naririnig na kakaibang tunog. Meron ka bang natatandaan kahit ano sa ginawang treatment sa'yo? Pakiramdam ko para akong nananaginip. Pero, kailangan ko ba talagang gawin to? Naku naman! Ay, tinakot niyo ako! Natakot ba kita? Alam mo, wala kang makukuha resulta kung basta ka lang tatambay dito. Kahit anong gawing lapit ko sa kanya, lagi na lang niya ako minabaliwala eh. Eh bakit naman kasi si Jin Myung na yun ang pinili mo? Samantala mo, tutuusin naman, milyong shaman ang gusto lumabas sa TV. Halos lahat ng celebrity pumipila sa ritual service niya. Ulti mga psychiatry specialist at mga kilalang psychic healer, pumipila rin kaya. Isa pa, anak siya ng sikat na si Shaman Shin Tae-yul. O diba, malupit ang drama. Ano bang drama sinasabi mo riyan? Documentaries ang ginagawa natin, no? Hindi ba magtatatlong buwan, ha? Sa tingin mo, makukuha mo siya? Hindi naman siya sikat kasi wala naman siyang TV shows. Kailangan ko talaga siya makuha. Sa 3 taon ko sa programa na ito, hindi pa ako nawala ng program slot. Hindi ako mawawalan kahit kailan. Kung ganito ang buhay ko.
marami sila sa paligid. Lahat sila naririnig ko. Kahit sa pagtulog ko. Zoe! Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Hello. Kailan pa? Grabe, punong-puno ng mga bulaklak, no? Pero alam niyo ba, yung manukan na babae raw ang malas. Mula nang dumating siya, sunod-sunod ang mamatay. Kasama nga raw siya sa car accident eh. Namatay yung asawa pero yung babae buhay na buhay. Nakakakilabot talaga. Binalaw siya ng mama ni Jansuk sa ospital. Ang sabi, nakita niya raw yung babae, wala man lang kagalos-galos. Ay, grabe naman. Pero parang wala naman sa itsura niya yung pagiging malas. Galing nga daw sa mabuting pamilya yun eh. At ang balita ko, may kaya naman daw yung babae. Ay, parang imposible. Eh, ang balita ko, bata pa lang daw yun nung mamatay yung mga magulang niya. Tama na nga yan. Kinikilabutan na nga ako sa mga kwento niyo. Dr. Shin! Pwede bang iwan mo muna kami rito sandali? O sige. Sabihin niyo nang huling paalam niyo. Sino kayo? Ako si Shin Jin Myung. Magkasama kami ni Juyul sa trabaho bilang army doctors. Maraming salamat sa pagpunta. Kung patay ang ipinunta nyo, sa funeral hall kayo dapat pumunta. Meron pa ba kayo kailangan? Meron nga palang ipinadalang email sa akin si Juyul. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Ikaw yung psychiatrist na nakakakita ng mga multo. Oo. Nababanggit ka sa akin ni Juyul. Sorry, pwede ba kitang tawagin sa pangalan mo? Tawagin mo na lang ako, Dr. Kim. Nasa isang art museum ako. Mama! Mama, tinawin po kita.
Hindi mo ba nakikita na may kausap ang mama mo? Ano nga uli yun? Anong sinabi sa'yo ng lalaking yun? Sinabi niya sa akin noon na gusto niyang sumailalim sa treatment kasama ka. Treatment? Director Kim, sana hindi mo masamain ang sasabihin ko sa'yo. Nagpapakita ka ng mga sintomas ng problema sa pag-iisip at sintomas ng insomnia. Nabanggit din ba niya na nakakakita ako ng multo? Para kasing takot na takot siya sa akin eh. Kung tungkol doon, wala akong sasabihin. At sana wag na tayo magkita pa ulit. Salamat. Dr. Shin. Madalas ka bang mawala ng malay? Hindi naman ako dating ganito. Pero makakalimutin na rin ako nito mga nakaraan. Hindi rin ako gaano nakakatulog ng maayos. Tapos bigla na lang ako magigising ng humihingal. At wala rin ako matandaan na kahit na ano sa mga nangyari. Siguro ito yung mga sintomas ng sleepwalking na sinasabi sa akin ni Juyul dun sa email niya. Alam naming dalawa ni Juyul na hindi lang basta simpleng sleepwalking yon. At saka isa pa, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nung kumikilos daw ako na para akong ibang tao.
Yun ba yung kapag napoposes ka? Simulan na natin ang treatment pagkatapos ng libing ni Juyul. Kapag nagdalawang isip ka, baka mas lalong lumala ang problema. Tawagan mo ako kapag napag-isipan mo at kung anong desisyon mo. Sandali. Gusto mo kong maging spy, ganun ba? Ano ka ba? Masyado ka namang negative mag-isip dyan. Sabi mo, marami ka nang nakita magkaroon ni Shaman. Siguro mas magandang isipin mo na nagko-collaborate tayong dalawa sa isang napakagandang programa. Parang ganun ang isipin mo. Lahat ng mga paring nasaksihan mo, lahat sila mong husay pagdating sa ganung larangan. Meron din naman kasing mga peking Shaman. Pero kasi si Dr. Shin, hindi siya interesadong ipakita yung mga kaluluwa o multo. Nasa mga pasyente lang ang interest niya. Kukunan ko yung magiging proseso sa objective at patas sa pamamaraan, okay? Talaga? Objective at patas na pamamaraan ba ka mo? Ang balita ko, yung fans ng Gundam, yung ganitong item, sobrang napakalaga sa kanila. Sandali. Paano mo naman nalaman na fan talaga ako ng Gundam? Kyungju! Condolences nga pala sa'yo, ha? Yun nga palang... Ano ba namang klaseng reaksyon yun? Nakikiramay lang naman tayo. Okay lang yan. O sige na, magpaalam ka na sa mama mo. Mama, hindi po ba kayo pwede mo kasama? Pasensya na ha. Pwede bang bigyan mo muna kami ng time sandali? Sige po, ma'am. Wala pong problema. Humihina ang puso mo pag umiiyak ka. Tahan na. Huwag ka nang iiyak, ha? I-promise mo na magiging matapang ka kahit wala ako. Okay, sige, ganito. Gaya ng promise mo, magpapakabait ka sa klase mo. Huwag kang absent. Okay ba yon? Okay po. Pero ngayon po ba? Mabait po ba kayong mama o salbahing mama? Siyempre, ako yung mabait na mama. Ako pa rin naman yung palaging mabait na mama para sa'yo, anak. Alam mo naman yun, di ba? Nalalaman ko lahat ng mga ginawa mo, mga kasalanan mo at ang lahat ng pagsisikap mo. Kaya naman hindi mo papabayamang ibabaw ang gawain masama. Nagsumikap ka. Naging matatag at napagtagumpayan ng maraming pagsubok para sa aking pangalan. Yun po kasi manggagaling sa Tibet. Ang sabi, hindi raw po makakarating sa oras.
Wala bang pwede ibalik? Sorry po, hindi ko pa po na-check. Ilang araw na lang at opening na, di ba? Habang busy kaming lahat dito, hindi mo inaayos ang trabaho mo. I'm sorry, ma'am. Palitan mo ng AHN yung hindi darating ngayon. Okay po. At yung iba, i-check mo sa basement. Okay po. I-check ko na po sa basement. Jan? Sa tingin ko, naging human bridge ang pagkamatay ni Juyul. Kapag tinanggihan nila yung espiritu, may mangyayaring hindi maganda, lalo na sa mga kamag-anak. Kung isipin yung aksidente at saka yung nangyari dun sa mga kamag-anak niya. Tama ka. Nung makita ko nga siya, iba ang naging pakiramdam ko. Ah!
Journalist Chong, alam ko ba yung Dawan Gallery doon sa New Moran area? Oo, yun nga yun. Pwede bang bigyan mo ako ng info doon sa lugar? Medyo nagulat ako sa bigla ang tawag mo. Ngayong malapit ng opening ng exhibition, mabuting ayusin ko muna yung ilang concerns sa mga empleyado. Sino yung nag-drawing ng portrait ng shaman? Pinadalhan ako ni Jewel ng picture ng painting na yun dati. Galing yan sa private collection ng auntie ko, ang dating director. Lee Shinja, yun ang pangalan ng painter, kaibigan ng auntie ko ng college. Si Kim Kyung-chu ba ang gallery director? Yun yung huling painting na ginawa niya. Oo. Yun bang painting? Tingin mo may kinalaman sa kung ano man ang nangyayari ngayon? Hindi ko masasabi sa ngayon kung meron. Pero sigurado akong may dahilan si Juyul kung bakit niya pinadala sa akin yun. Bakit hindi ka pumunta sa ospital para makapagpa-check up ka kahit papano? Para matulog. Sa'yo, nanak. Anong problema? Ah!
Professor! Professor! Professor, sandali! Kim Kyung-joo, survivor ng Jeju Snake Cave kidnapping. Hindi mo alam, tama? Nakuha ko yan sa kaibigan ko na nasa News Bureau. Ang alam ko, hindi na-release ang balitang yun kahit sa ang TV network. Marami kang malalaman tungkol kay Miss Kim kapag nakita mo na ang lahat ng laman yan. Sabihin mo nga. Ano bang kailangan mo? Nakuha ko na rin ang tanong na gusto kong marinig. Interview. Pero kung ayaw mo, mas maganda kung kukunan kita habang ginagawa mong isang psychic healing sa pasyente mo. Gusto ko yung treatment pa kay Miss Kim. Alam mo, sa tingin ko hindi siya pumayag sa... Dr. Shin! Dr. Shin! Tulungan mo ako! Pakiusap! Bubunutin kong ugat ng kasamaan! Ang araw na pag-uukom ay darating na! Sa pangalan ni Jesus! Tuturugin kong pinilang kasamaan! Maniwala kayo sa akin! Nalalapit na ang pag-uukom! Bubunutin kong ugat ng kasamaan! Tuturugin kong pinilang kasamaan! Darating na ang pag-uukom! Pagkatapos ng tatlong buwan, sa ganap na alas 11 nung isang gabi, natagpuan siya ng mga pulis na naghahanap noon sa lugar ng Kim Nyung. Ayon sa mga pulis, kinidnap siya ng nagngangalang Pastor Kang Jiman. Miss Kim, kinakailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Yung babaeng nasa screen ako yun. Pero ang totoo, wala na akong maalala simula nun. Pagising ko, bigla na lang namuti ang buhok ko. At nagkaganito na ang mga mata ko. Yung kinilala ko mga magulang, hindi sila ang tunay na mga magulang ko. Bata pa lang nung inampo nila ako, naging aware na lang ako dito na nasa college na ako. Nung nagtanong-tanong ako, nahanap ko yung ampunan na pinanggalingan ko sa Jeju Island. Nung pumunta ako roon, nakilala ko yung lalaking yun. At nangyari na ang lahat. Yun bang pinagdadaanan ko ngayon, Dr. Shin? May kinalaman ba yun sa nangyari noon? Mahirap magbigay ng konklusyon. Pero para sa akin, ang tingin ko meron kang spirit sickness. Yung hindi magandang nangyayari sa paligid mo, posibleng may kinalaman yun doon. Hindi dumarating ang spirit sickness dahil lang sa may nangyari. Parang nakatakda yung mangyari. Hindi lang sinabi ng asawa ko. Kailangan ko ron ng ritual para maging shaman. Pero paano ko magagawa ang ganong bagay? Hahayaan ko bang mangyari yun? Hindi ko gusto yung maging anak na isang shaman sa Seyon. Naniniwala ako mapaprotektahan ko siya. Alam kong kaya ko protektahan ng anak ko. Pero hindi ko na talaga alam ang gagawin ko ngayon. Magiging maayos ba ang buhay niya kung iiwanan ko siya? Hindi dahil sa ikaw ang pinili ng espiritu, kailangan mong maging shaman. Kahit sinong tao, meron siyang karapatang pumili ng kanyang magiging kapalaran. Una sa lahat, kailangan nating malaman kung ano ba ang klaseng espiritu ang nasa iyo ngayon. Umanda ka na. Miss Kim Kyung-joo?
Sa isang lugar lang laging tumitigil. Isang lumang gusali. Parang isang simbahan. Wala na yung alaala niya nung kinidnap siya sa Jeju Island. Ang problema, nandun ang hinahanap nating kasagutan. Nasaan ang pastor na yun ngayon? Oo, sige. Kung isang buwan na siyang nakalaya, baka nasa Jeju Island na siya. Siguro, hanapin muna natin si Pastor Yu. Bumisita lang kasi siya kay Kang sa kulungan. Puntahan din natin yung madadaanan nating snake cave. Sige. Ay, ang ganda rito. Gusto ko talaga ang lugar na ito. Nakapunta ka na ba sa Snake Cave? Naku, hindi pa. Ipinagbawal kasi nila eh. Ang sabi nila, meron daw kasing alamat yon at saka marami daw taong namatay, kaya ipinagbawal nilang puntahan yun. Yung mga matatanda sa bayan, binawalan akong lumapit. Matagal na panahon na rin Snake Cave ang tawag nila sa lugar na yun. Galing ano? Ayon din sa kanila, taon-taon daw, doon sila nag-aali ng mga birhing babae para sa white snake. At dahil nga, ayaw ng mga mayayamang tao na iaali yung anak nilang babae, yung mga anak na babae may hirap ang nasasakripisyo. Noong April 3 struggle, tinawag ang mga mamamayan na komunista at traidor, kaya pinatay sila ng security force noon. Kaya pala, ang lamig sa lugar na to. Ayon sa matatanda, para daw isang impyerno ang Jeju Island dun. Nagkalat daw sa buong kapaligiran ng mga dugo. Kaya nagihigante mga kaluluwa. Dami ng mga naghihiganting kaluluwa ng mga taong pinaslam dito. At parang ang mga espiritu na yun, ginawa na nila itong tahanan. Sa palagay nyo, ganong klaseng espiritu ba ang sumanod kay Miss Kim? Tinago siya ng halos isang buwan sa kuwebang to. Hindi na ako magtataka kung malakas na espiritu ang sumanib sa kanya. Jake Wang, nakakakita ka rin ba ng multo? Pinanganak na medium si Jake Wang. Minana niya yun sa lola niya. Para siyang soul interpreter. Isang taong kumukonekta sa mga espiritu. Ah! Ay, ano ka ba naman? Bakit mo ba ginawa yun? Nakakainis ka! Pagkatapos ko ng kuleyo sa seminaryo, kami ni Pastor Kang, pumunta kami dito sa Jeju. Dito namatay ang ama niya. Kaya, espesyal ang lugar na to para sa kanya. Opisyal ng security force ang ama ni Pastor Kang. Dumating siya rito. Kasalukuyang, nasa April 3rd struggle ang lugar na ito. Maraming taong nakikipaglaban para sa kanilang karapatan. Naglingkod din ba si Pastor Kang para sa Frontier Church? Oo.
Dumating ako noon doon pagkatapos maitayo ang isang bagong simbahan. Habang si Pastor Kang nanatili sa Kim yung area. Nagtrabaho siya ng gusto. Bata pa siya at seryoso sa paglilingkod. Pero nung makita ko siya matapos ang 3 taon, para bang merong nagbago. Demonyo raw ang pumatay sa kanyang ama. Sabi rin niya, kapag daw hindi natalo ng banal na espiritu ang demonyo, palagi raw magkakaroon ng kaguluhan, karasan at kamalasan. At saka sinabi rin niyang nahuli niya na ang demonyo. At ito'y nagtatago sa ampunan ng Suji. Nagdadalang tao ang babaeng yon. Ang nakita kong yon, hindi ko talaga nagustuhan. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Umalis ako ng hindi nagpapaalam. Wala akong pinagsisihan sa aking naging desisyon nung panahon na yon. Lumayo na lang ako. At yun nga, hindi ko na nakita pa si Pastor Kang mula noon. Sa pagkakaalam ko, mga ilang taon rin siyang nawala. Naglaho. Nalaman niyo ba kung bakit niya kinidnap yung babae? At dahil dinalaw niya siya sa kulungan, nagkita ulit kayong dalawa. Hindi raw siya nagtagumpay na sunugin ng pinamamahayan ng demonyo. At ang sabi niya, kailangan niya raw magawa yun bago siya mamatay. Hindi ako naniwala. Nung nakita ko siya, para bang wala na siya sa katinuhan. Yun pong sinasabi ng... Mama! Oh, Seyon! Ito nga palang anak ko. Mag-hello ka sa kanila. Hello po sa inyo. Hello rin sa'yo. Gusto mo makita yung mga painting? Opo! Ito, tingnan mo. Miss Kim, naririnig mo ba? Nasaan ka ngayon? Hindi ko alam kung nasaan ako. Napakadilim. Basa ang nilalakaran ko. Anong nakikita mo sa paligid mo? Sa katawan niya. Dahil gusto ko rito. Komportable kasi ako sa kanya. Meron ka pa bang ibang kasama? Kailan ka pa nandyan? Medyo matagal na rin. Mula na naglaro ako sa kuweba kasamang White Snake Shaman. Sabihin mo, sino yung White Snake Shaman? Thank you.
Miss Kim? Miss Kim, naririnig mo ba ako? Oo. Ang paligid, nakikita mo ba ng maayos? Oo. Maliwanag na. Kaya nakikita ko ng paligid. Mabuti naman. Sige, bumalik ka na. Pagbilang ko ng 5, dahan-dahan mong imulat ang mga mata mo. 1, 2, 3, 4, 5. Tama ako. Mga espiritu nga mula sa Snake Cave ang dahilan. Yung treatment. Naging maayos ba ang treatment mo? Mahirap paalisin ang isang kaluluwang naghihigante. Kailangan ng panahon pero magiging maayos din ang lahat. Once a week kang pumunta rito. Maraming salamat. Maraming salamat. Tapos ibudbud ang harina ng ganito. Mama, galing niyo po! Magaling ba si Mama? Opo! Gusto mong subukan? Opo! Okay, sige. Oh, yan ang sayo. Si Mama yung baboy, si Sayin yung squirrel. Okay! Charan! Okay. Yung mga mata na lang at tapos na tayo. Tapos na! Oh, bakit? Ayaw mo ng mata nila? Eh kasi, hindi po yun ang tamang kulay. Sige, ano bang gusto mong kulay? Meron po ba kayong kailangan? Ano to mga to? Ma'am, kasi po, napansin ko marami pong hindi magandang nangyayari eh. May nagsabi po sa akin na makakatulong daw. Bakit ba dinadagdagan mo pang problema? Okay na ang lahat ngayon. Ma'am, kasi hindi ko rin po talaga gusto ang mga yon. Pero yung mga multo, pinipili po ba nila yung gusto nilang lapitan o sanibay? Pulis ka na! Pasensya na po.
nagliligtas ng milyong buhay. Hello, Miss Kim? Dr. Shin, tingnan niyo nangyari kay Seon. Huminahon ka lang, Miss Kim. Yun bang mga gamit ni Juyul? Nasa study room pa rin niya? Oo. Sinabi rin niyang nahuli niya na ang demonyo at ito'y nagtatago sa ampunan ng Shunji. Nagdadalang taong babae. Ang problema, lumipat ngayon yung spirito kay Seon. Kalimitan, yung spirito, hindi sila lumilipat sa ibang katawan. Merong dahilan kung bakit. Kailangan nating malaman kung kaninong spirito yon. Nung mamatay ang asawa mo, nakita ko ang isang malakas na naging higanting espiritu. Parang pari. O shaman. Kung totoo man yun, ibig sabihin, delikado. Kung ang taong yun ay naging naghihiganting espiritu, hindi pwede yung ordinaryong ritual. Kailangan nating malaman kung sino ang espiritu na yun. At saka tayo magsasagawa ng isang pangtaboy o eradication ritual. Kung ganun, anong pwede nating gawin ngayon? Kailangan nating mahanap si Pastor Ka. Mama! Miss Leong Ray? Importante lang. Pwede po bang malaman kung ano niyo po si Miss Lee? Kamag-anak niya ako. Pinanganak noong 1951 itong si Leong Ray. Ang consignor, nasa 61-87 Kim Yong, Jeju Town, North Jeju County. Miss Cho Sun Lim. Tao po! Sino ba yan? Ano bang kailangan ninyo? Magpapahula ba kayo? Hindi po, Lola. Meron lang po kasi kaming hinahanap na tao. Sino? Si Miss Leong Ray po. Kilala niyo po ba siya? Naku. May itatanong lang po ako. Lola, kilala niyo po ba ang taong ito? Thank you.
Atong din ang shuriw ka. Ano daw ang kaugnayan mo sa kanya? Hinahanap ko pong pamilya ko. Kailangan ko pong malaman kung sino ang taong yan. Namumukhaan kita. Kamukha-kamukha niya talaga ang kanyang ina. Ano po, ina? Kung ganon, siya po ba ang aking ina? Isang salin daw ang dinala sa kanya ng banal na ina. Kaya lang, hindi daw yun si Lino May. Kung ganon, sino po ang taong ito? Isa po bang shaman si Liyong Rey? Ang ina Liyong Rey ang shaman, si Sukyong. Ang tao pong ito, siya po ba si Sukyong? Ang mabuti pa, umalis na kayo! Umalis na kayo! Pakiusap! Tulungan niyo po kami. Buhay po ng anak ko na kasalalay dito. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Naku, kawawang bato. Paano? Meron ka pa rin kaugnayan sa kanya hanggang ngayon. Ikaw! At ikaw! Mamamatay kayong lahat. Iisang araw at oras. Tigilan mo ang kalokohan mo! Ano ba sinasabi mo? Bakit ha? Sino ka sa akala mo para sabing mamamatay kami sa isang araw at sa iisang oras? Nako, pasensya na kayo. Wala pa po kasi siyang tulog kaya siya ganyan. Tigilan mo na yung kalokohan mo! Paano sila mamamatay? Paano mamamatay sila ng sabay-sabay at isang araw at oras? Ano? Nasabog ba, Vulcan? Aking anak, bakit mo naman nasabi yon? Magkakaroon ng malaking kaguluhan sa bayang ito? Dose-dose ng mga tao mamamatay. Mahigit sa 100,000. Mamamatay ko at may ipit sa isang lugar. Walang sino man na makakatakas mula ron. Matapos ang pangyayari yun, sinaktan nila ang banal na ina at pinalayas si Sukyong. Pinagtago ng banal na ina si Sukyong sa kuweba. Diyos ko, dumanak ang dugo nung taon na yun. Sa araw, kahit sino pinapatay ng mga sundalo. Inaakusa ang komunista. At sa gabi, bumababa ang mga gerilya mula sa kabundukan at pinapatay ang mga tumutulong sa mga sundalo. Pareho mga sundalo at mga gerilya. Wala silang awang pumapatay. Wala silang pakialam sa nugong dumadaanak. Ang buhay ng tao, tila ba walang halaga sa kanila? Kumpas lang ng mga tao, may tutulad mo sa mga hayop. Ano yan, ha? Mga pagkain po, para sa matatanda sa kuweba. Matatanda sa kuweba? Ang leader ng mga komunista! Mga traitor kayo! Mga Ginoo, parang awa nyo na! Isa akong shaman, nagmula po ako sa Kimyong. Ako po ang shaman ng kuwebang yan, mga Ginoo! Tulungan niyo ako! Nakakalo po kayo sa akin! Isang kaawaan. Kalunos-lunos na kalagayan. Matapos siyang pagsamantalahan ng hayop na yun. Nagdalang tao si Sukyong. At ang sanggol na yun,
Si Miss Leong, Ray. Matapos ang siguro mga ilang buwan may kumalat na balita. Sadyang nakakakilabot ang balitang kumalat sa bayan, no? Paano namatay ang 30 tao sa isang kagat ng ahas at sa loob lang ng isang buwan? Sabi ng mga pulis, wala daw silang nakita kahit isang ahas. Imposible namang makakita sila ng ahas sa gitna ng taglamig. Yun nga ba talagang ikinamatay nila? Oo nga, tama ka. Napakarami nang napatay ng mga sundalong yun. Siya nga pala. Ayon sa mga tao, meron daw babaeng pumapasok sa kuweba tuwing gabi. Pero hindi daw siya naglalakad kundi gumagapang papasok sa kuweba. Pula raw ang mga mata niya parang ahas at kulay puti ang buhok ng babae. At ang sabi pa, mukhang malapit na raw itong mga anak. Kaya nga wala talagang pumupunta o lumalapit man lang sa kuwebang yun eh. Para raw makapaghigante, naisip ng banal na ina na maaaring tinanggap ni Sukyo ang espiritu ng ahas sa kanyang katawan. Kaya may mga nangyayari ganong kababalaghan. Ina, si Sukyo po ba yun? Sukyo! Sukyong buhay ka! At meron ka ng anak! Alam ko na babalik ka ng kahit. Hindi mo ulit kayo nang gawin yun. Tanging masasamang espiritu lang ang gumagawa ng mga ganung bagay. Hindi yung kawain ng isang tao. Isang babaka na kakalimutan mo na isang ang Shaman Shungjong. Ang mabuti pa, itigil mo na ang lahat ng ito. Nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na ito, Shungjong. Shungjong! Bakit mo ginagawa ito? Huwag mo nang idami ang mga inosenteng tao, Shungjong! Itigil mo na ang lahat ng ito! Sabihin mo, Sokjong, inalay mo ba ang sarili mo sa espiritu ng ahas? Sa mga sundalo, ako ang tumapo sa kanilang lahat. Pagbabayarin ko ang lahi nila sa lahat ng ginawa nilang pagpapadarap ng dugo. Kung hindi ko magawa, ang anak ko, siya ang magpapatuloy na sinimulan ko! At kung hindi niyo ang gawa, ang anak niya ang magpapatuloy! Paghihigantihan ko maging ang mga anak nila! Ganun, minanan niyo po ba yung tabak ng banal na ina? Ang banal na tabak na yon, ang tanging tabak na ginamit para labang mahuli ang puting ahas dun sa sinasabi kong mismong kuweba. Ipinapasa yun sa lahat ng mahuhusay na shaman dito at nung mamatay ang banal na ina, itinago yun sa templo. Kaya lang itong si Yong Ray, hindi namin maunawaan pumunta siya at kinuha ang tabak na yon. Kinuha ni Yong Ray? Noon na hindi ko binigay, nung bang pumunta siyang may kasamang pastor nang sabi tatapusin niyang masamang kapalaran. Pero nakiusap pa rin siya. Sabi niya ang tabak na yun ang puputol ng sumpa, kaya binigay ko na rin sa kanya. Yung pastor na yun, hindi kaya si Pastor Kang? Nandito pa rin po ba yung simbahang pinaglingkuran ni Pastor Kang? Isa yung mission house na nakatayo sa kalagitnaan ng bundok. Pagkatapos siyang hulihin ng mga pulis sa bintang na pagdukot ang mga ilang taon nang nakakaraan, marahil wala na yun doon ngayon. Anong sabi mo? Paano nangyari? Sandali! I-post mo dyan! Yung lalaki! Si Pastor Kang Jiman! Si Seryon! Tumawag na kayo ngayon ng pulis.
Si Pastor Kang Jiman ang kidnapper. Siya rin yung Snake Cave kidnapper 15 years ago. Officer, nasa kayo ngayon? Okay, sige. Insan yung pagpunta rito. Natsyago na security footage dito sa bayan nila. Si Pastor Kang Jiman ang Snake Cave kidnapper. Sige, bilisan nyo. Pastor Kang Jiman. Sinabi ng Diyos sa kanya, huwag kang matakot na disiplinahin ang isang bata. Kung pinalo mo ang bata, maliligtas sa kanyang kaluluwa mula sa impyerno. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang patayin ang kaluluwa. Pagkos, matakot kayo sa kayang patayin ng katawan at kaluluwa. Tinanggap mo at dinala mga kasalanan ng ama. Hinayaan mong balutin ang kadiliman ng iyong puso at kaluluwa. Sa tingin mo ba matatalo mo ako? Wala ka magagawa sa kapangyarihan ko! Napakalakas ng loob mo na itulad ang iyong sarili sa Diyos! Lumayas ka, masamang espiritu! Lumayas ka! Miss Kim, alam mo ang lugar na to, tama? Nung kinidnap ako, dinala ako sa lugar na to. Sayon! May darating na tanda para sa mga naniniwala. Sa pangalan ko, sila'y magpapalayas ng mga demonyo. Sila ay magsasalita ng iba't ibang mga wika. Wala nang silbi ang paghingi mo ng tawad.
dahil wala na siya. Wala na. Huwag ka namang hinigpis pa. Dahil ang katawan ng batang ito ay mula sa akin. Binabawi ko lang ang katawan ito. Bawa ka, ibalik mo siya sa akin. Mag-anak ko, Lola. Bawa ka, Lola. Lola, ibibigay ko ang katawan ko. Huwag mo lang kunin ang anak ko, parang awa mo na. Ako na lang po kunin niyo, Lola. Parang awa niyo na. Ako na lang po kunin niyo, Lola. Kunju! Huwag po ang anak ko. Ako na lang. Ibaligyan mo sa akin ang anak ko, Lola. Parang awa niyo na. Mabait ka ba, Mama, ngayon sa bahing Mama? Seon! 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 Dr. Shin! Mama!
Matapos magsalita ng Diyos, siya'y tinanggap ng kalamitan at naupo sa kanan ng Amang nasa langit. Hindi ba't tatlong buwan na rin? Pero hanggang ngayon, wala pa rin namang masamang nangyayari. Kailangan pa rin nating maghintay at magbantay hanggang sa magising siya. Malapit na siyang magising. Magigising siya para kay Seon. Hindi ba, Seon? Excuse me po. Gusto rin pong makausap ni Chief ang guardian ni Miss Kim. Seon, dito ka lang muna, ha?